First things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang First Things First. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman siya binigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa. At ipakikita ko naman sa iyo, sa pamamagitan ng aking mga gawa, ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maliligtas tayo ng ating pananampalataya. Totoo yan. Pero ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ito ba'y isang damdamin lang? Sapat na ba na may damdamin ako, na may tiwala ako sa Diyos, na may pananampalataya na ako? Ito ba'y isang pagsasang-ayon lang ng ating kaisipan? Sapat na ba na maniwala sa ating isip na may Diyos, na totoo si Jesus at may pananampalataya na ako? Maliligtas tayo ng ating pananampalataya, pero ang pananampalataya ay buo. Ito ay paniniwala, tiwala, at gawa. Kung sumasang-ayon ang ating kaisipan sa Diyos, naniniwala tayo sa Kanya, magiging may tiwala tayo. Bababa yan sa ating damdamin. Mayroon pala tayong Diyos. Mahalin natin siya. Ang atiwala naman natin ay kikilos sa gawa. Iyan yung sinasabi ni Santiago sa pagbasa natin ngayon. Ang pananampalataya na hindi bumabawa sa gawa ay patay. Walang bisa yan. Ang gawang tinutukoy dito ay ang pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi naman nakikita ang tiwala natin sa Diyos. Pero ang ating pagtulong sa kapwa ay ang konkretong pahayag na mayroon tayong pananampalataya. Faith and love cannot be separated because true faith is expressed through love. May mga tao na malakas ang debosyon sa mga santo, sa mahal na ina o kay Jesus. Maganda na ito. Pero ang debosyon ay hindi lang sana maiwan sa damdamin o sa mga pansimbahang gawain. Ang debosyon sa Diyos at sa mga santo ay dapat dumaloy sa ating pagkalinga at pagmamalasakit sa mga nangangailangan at sa mga makasalanan. Maliwanag kasi sinabi ni Jesus na kung mahal natin siya, sundin natin ang kanyang utos. At ang utos niya ay magmahalan tayo. Ang tunay na pagmamahal ay napapakita sa pagtulong natin sa mga nangangailangan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.